Ating Miss Kirene, reigning queen na si Madam Amparo. Yes! Yeah. 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 Corona. Alam mo ano, konti sila ni Elena patagalan bilang reigning queen at saka defending champion. Ayun daw, meron ng patalo yung crown. Diba? Ay, Madam Amparo, 2, 4, 6, 7. 7. Seven. Pero at least nakatulong yung hairstyle mo ngayon ah. Kasi parang sinasadya talaga nila yan. What? Kung komportable nga po kayo, tinangala nga po kayo ng kaunti. What? Joke lang. Mag-wit nga po kayo ng hair. Pero Madam Amparo, meron daw po kasing twist ang tawag ng tanghalan at ang ating Miss Q&A dahil ang susunod po na round, ang maglalaban po ay ikaw at si Elena. Oo, ano pong masasabi niyo doon? Pwede po bang daanin nilang sa sayaw? Para walang ano, para it's a tie. No? Pareha sila. Pwede po, pwede po. Opo. Si Juliana, naalala ko, ganyan na ganyan din siya, no? Parang hirap na hirap siya sa sobrang daming corona. Malayo niyo po, di ba? Kasi ano, mabigat na siya eh. Kaya parang medyo natitwist yung neck ko. Oo. Sabi nga po ni Nico kanina, parang daw po kayo nalalasing. Sinusundan niyo yung crown niyo. Parang sumasayaw na with palayok, di ba? No. Hinahabol na gano'n. Gusto niyo na po bang ipasa? Wag mo na! Wag! Gusto mo ba? Oo. Pero kanina po, nasagot niyo na naman ng matagumpay ang ating katanungan sa Miss Q&A. Ano yun, Mikey? Tanga bang maituturing ang taong umiibig na puso lang ang ginagamit? Oh. Kayo ba, guys? Tingin nyo. Ikaw, Donna. Tanga ba yun? Ako, pakaramdam ko hindi. Tanga ba yun? Bakit? Kasi pag-ibig yan eh, never naging mali ang pag-ibig. Kung sino yung pinagbigyan mo at tinake for granted ka, siya yung mali. So, sinasabi mo ba na walang maling ginawa si James sa'yo? Oo. Siya yung may mali. Ako kasi nagmahal lang ako. Ay, pero ito tanong ko, ano lang doon, para mas masagot ng tam. Paano niyo ba malalaman kung umiibig kayo na gamit ang puso lang at gamit ang utak? Si Madam Amparo? Madam. Paano ba yun? Paano mo masasabing puso ang gamit mo o utak ang gamit mo? Masarap kasi kung umiibig ka, nagamit mo talaga ang puso mo. Kasi Ang pag-ibig, puro emosyon, di ba? Yes. Minsan mahirap masarap pag yung magtanga-tangahan, pero on the other side, dapat maging practical ka rin na ang pag-ibig, hindi lang puro lahat emosyon. Dapat meron ding practicalidad na ibibigay dahil syempre maging realistic tayo sa buhay. Trust. Diba? Wala pa. Paano na pag kumalamang sikmura natin, di ba? Totoo. So, dapat medyo may konting ekonomiya. Oo. Kasi hindi naman makakain ng pag-ibig pag nagutom din naman kayo. Yes, yun ang sinasabi nila. Puso. Hindi naman nakakabili ng iPhone yun, di ba, Nico? Tsaka motor. Pero hindi kasi sabi kasi nung iba, hindi naman ibig sabihin pag puro love o puro puso, ibig sabihin unconditional. Hindi din daw totoo yung unconditional love. Kasi kapag kunyari niloloko ka na, hindi naman pwedeng hahayaan mo lang yon. Kasi ibig sabihin nun, hinahayaan mo lang siyang gumawa ng mali. Diba? Na parang kahit sa'yo man o sa ibang tao, parang you're letting him or her be a bad person. Yes, kaya may utak din talaga. Kayo ba nagkaroon na kayo ng ganung experience sa inyo pong buhay na hindi po utak, po yung ginamit sa inyo or puso naman? Well, siguro in some relationships, masasabi mo naman sa umpisa na medyo meron ano. Pero at the end, parang dun lahat din bumabagsak pag yung hindi na puso ang ginagamit, yung nagiging practical sila. Hmm. Hindi mo rin sila masisisi dahil may mga needs din naman sila sa buhay, di ba? At saka tayo rin naman, may mga needs tayo na kailangan nating tugunan. So, dapat minsan ganun din. Pero ikaw na mismo yung magde-decide sa sarili mo eh. Hmm. Bakit hahayaan mong mangyari yung ganung bagay? Kasi di ba ako naniniwala ako na pag isang bagay ginawa na sa'yo ng minsan, may tendency na pwedeng maulit, di ba? So, at the very first, start nung pangyayari, dapat medyo ina-address mo na yung problema. Yeah. Para hindi na siya maulit. Madugtungan ko lang, minsan kasi nag-uumpisa yan sa magulang eh. Yun yung ayoko malimisan kasi sa anak. O anak, pag nag-asawa ka, dapat yung mayaman. So, pangit na advice sa mga anak natin yan. Mm-hmm. Na lumalaki ka, sabi ng magulang ko, dapat daw asawa ko, doktor. Dapat kaya minsan ginagamit ka utak. Bakoy! Bakit? Bakit? Totoo yan, minsan din yun yung mali. Totoo ba yun, Makoy? Ha? Na minsan nagsisimula sa magulang? Hindi.
Sa akin naman kasi pagka pag-ibig, walang ano, walang isipin mo sarili mo, walang ibang tao. Yeah. Kasi yaman mo, ganyan. Yung mga magulang, huwag na-advise ng ganun yung anak, di ba? Hindi bakit kailangan maging jowa mo mayaman, hindi naman nabibili ng pera ang pag-ibig. Dapat yung irerespeto ka. Tama! Tama, yun nun. Tuturing ang tao at... Yesterday. Mahirap talaga yan. In the end naman, pag namatay tayo, hindi naman natin madadala lahat yan. Ayan, yan. Kaya nga di ako nag-iipon, Mike. Ano eh. Sami kasi yan. Sami. Pero ikaw, Tito, natotoo ba yung ano, kailangan ang maging jowa, maging mayaman, ganun? Hindi naman. Kasi alam niyo sa dinami-dami ng sinasabi natin tungkol sa love dito, walang ano eh. Pag naramdaman mo, yun na yun. Truth. Mm-mm. Yes. Yun na yun. Pero ito, maraming salamat ulit. Thank you so much. Thank you very much. Rainy Queen.